Nilalamig ka ba? Huwag kang mag-alala. Sa usapang ito, papainitin kita na may halong kaalaman just like this. Hello! Kamusta? Welcome back sa ating bagong video. Siyempre, kung meron tayong bagong video, meron naman bagong matutunan. So, napakinihintay natin? Let's go! Ngayong araw, ay dadako naman tayo sa heat and temperature. Ang heat transfer o ang pagpasa ng init ay laging nangyayari sa paligid natin. Pero hindi natin sila nakikita, pero nararamdaman natin yung epekto nila. Tulad na lamang ng sikat ng araw, yung mainit na pagkain, at kung ano-ano pa. Usually, ang mga tao iniisip nila na ang heat at ang temperature ay magkamukha lang. Pero hindi. Malaki ang pinagkaiba nila. So sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba ang pinagkaiba ng heat at ng temperature. Unahin muna natin pag-uusapan ang temperature. Temperature is commonly associated with the hotness or coldness of the body. Kumbaga, lamig at init. Halimbawa na lamang, malalaman mo na nilalagnat ka pag mainit ka. Kasi ang temperature lang dapat ng tao ay around 37 degrees Celsius. Yan ang normal na temperature. Pag tumaas pa dyan, usually meron tayong sinat or meron tayong lagnat. Saan ba nagagamit yung temperature na yan? Halimbawa na lang sa pagtimpla ng mainit na kape. Gusto natin yung mainit para mas masarap siyang inumin. Isa pang halimbawa ay ang paggamit or paggawa ng daddy ng bata. Diba usually, bago natin ibigay sa bata, tinitinamuan natin kung mainit ba to or malamig. Doon na-apply ang temperature. Pero hindi lang yon, sobrang dami niyang gamit. Sa madaling salita, ang temperature ay tungkol sa init or lamig ng isang object. Pero bakit nga ba siya umiinit? Bakit nga ba siya lumalamig? Kasi ang lahat ng bagay o lahat ng matters ay merong molecules. At yung molecules na yun, lahat yon ay gumagalaw. So kung gumagalaw ang molecules, ibig sabihin meron siyang kinetic energy. Now, the more na mas mabilis ang isang bagay or mas mabilis ang molecules ng isang bagay, mas mainit siya. So meaning, the faster the kinetic energy of the molecules, the higher the temperature. At the more naman na mabagal ang paggalaw ng mga molecules sa loob ng isang object, mas malamig naman yung object na yon. Dumako naman tayo ngayon sa heat. Heat is produced by molecules which is continuously moving or vibrating. Sa paggalaw ng mga molecules sa isang object, hindi may iwasan na makapag-produce tayo ng heat. Now, ang heat is a form of energy. Isang energy po ang heat. Now, paano ba nangyayari yung pagpasa nito? The transfer of heat always happen from the higher temperature to lower temperature. Kumbaga, lagi nag-uumpisa sa mainit and then papasa niya sa malamig. Hindi na papasa ang lamig. Tandaan, ang tanga na ipapasa lang ay ang heat. Once na mapasa na ang heat, maapekto nito ang kanyang internal energy. Ngayon, ano ba yung internal energy? Ang internal energy ay tumutukoy sa total energy of the body. Now, kasama na dito ang potential energy, ang kinetic energy ng isang object or atom or molecules ng object. Since ang heat ay isang energy, pwede rin natin gamitin yung unit na joules. Okay? Pero ginagamit din usually yung unit na to para sa heat, which is the calorie. Yan, ang isa pang unit ng heat ay calorie. Pero take note ha, huwag kang malilito kasi yung calorie or calories, ginagamit din siya ng mga nutritionist or ng mga dietitian para malaman kung ilang energy meron sa food. Sa madaling salita, ang temperature ay tungkol sa init at lamig ng isang object. Ang heat naman ay yung energy na pinapasa ng object mula sa higher temperature papunta sa lower temperature. Bago tayo mag-move sa ating next lesson, meron akong isang tanong sa iyo. Let's say, naglagay tayo ng yelo sa tubig. Ano nangyayari? Lumalamig ba yung tubig or umiinit yung yelo? Sige nga, sagutin mo. Ano? Mahirap ba? Pagsipan nating mabuti. Sige, magbasa tayo sa temperature nila. Sino ba yung mas mainit? Yung tubig ba or yung yelo? Siyempre, mas mainit yung tubig at mas malamig naman yung yelo. Tanong, paano ba ang pagpasa ng heat? Ito ba yung sisimula sa mas malamig or sa mas mainit?
Tama. Nag-uumpisa ito from the higher temperature to lower temperature. So, ang nangyayari, hindi pinapalamig ng yelo yung tubig. Ang totoong nangyayari dito, yung tubig, pinapasa niya yung init niya sa yelo. Since pinasa ng tubig yung kanyang init sa yelo, lumamig na ngayon siya. So, mali yung konsepto na bumalikan ng yelo para palamigin yung tubig. Ang nangyari, pinasa nung tubig yung init niya sa yelo. O diba? Parang ganun lang? Ang komplikado pala. Isa pa sa mga useful yung sinasabi natin, especially kung air condition yung room nyo or yung kwarto nyo, wag na wag mong bubuksan yung pinto kasi lalabas yung aircon. Alam nyo sa tanda kong to, never pa ako nakakita ng lumabas na aircon, okay? So sinasabi nila, mali yun, lumalabas yung lamig. Tama ba yun? Actually, mali din yung lumalabas yung lamig. Ang pinakatamang konsepto dun ay pumapasok yung init. Dahil ang init niya ay napapasa mula sa higher temperature to lower temperature. Ganun lang yon. Ngayon ay dumako naman tayo sa temperature scales. Yung temperature scales ay mga sukat ng temperature. Una sa listahan natin ay ito. Yan, degrees Celsius. Sunod naman ay si Fahrenheit. And sunod naman ay si Kelvin. Para mas maintindihan mo ang pinagkaiba nila, gamitin natin itong tubig na to. Yan. Let's say, yung tubig na yan, ilagay natin sa freezer. Alam nyo ba, ang freezing point ng water ay 0 degrees. Pero pag ginawa natin Fahrenheit, yung 0 degrees ay magiging 32 degrees Fahrenheit. At pag ginawa naman natin Kelvin, yung freezing point ng water ay magiging 273 Kelvin. Yun yung pinagkaiba nila sa freezing point. Dumako naman tayo sa boiling point. Pag boiling point, pinapakuluan natin yung tubig. Alam nyo ba na ang boiling point ng water ay 100 degrees Celsius. Kahit ilang beses mo pang pakuluan yan, hanggang 100 degrees Celsius lang yan. Pero pag ginawa natin Fahrenheit, umaabot naman to sa 212 degrees Fahrenheit. Now, pag Kelvin naman ang usapan, umaabot to sa 373 Kelvin. Yun ang pinagkaiba nila sa boiling point. Para malaman natin kung ilan ba ang temperature ng isang bagay, pwede tayong gumamit ng instrument na to. Yan. Yan ay isang thermometer or thermometer. Usually, yung thermometer na nakikita natin ay merong mercury. Yun yung nalulusaw or possible na tumaas or bubaba pag mainit or malamig yung napupuntahan niya. Pero meron din tayong tinatawag na mga digital thermometer na kung saan pag nilagay mo, automatic may lalabas na number. Pero pares silang sinusukat ang temperature. Isa pang halimbawa, ang normal temperature ng tao ay umaabot ng 37 degrees Celsius. Pero pag pinag-usapan na natin ang Fahrenheit, ito ay magiging 99 degrees Fahrenheit. At pag pinag-usapan naman natin ang Kelvin, ito ay magiging 310 Kelvin. Oh, nahihilo ka na ba? Huwag kang mag-alala. Merong formula para sa pag-compute ng degrees to Fahrenheit and vice versa and Fahrenheit to Kelvin and so on and so forth. Pero gagawin ko na lang ng panibagong video yon. Ngayon ay mag-focus muna tayo sa heat at temperature. Ang temperature ay nakaka-apekto rin sa phase changes or pagbabago ng phase or structure ng isang bagay. Halimbawa na lamang yung tubig. Yung tubig na yan ay possible maging gas at possible maging solid. Paano ba yon? Ginto lang kasimple. Let's say yung tubig ay ilagay natin sa freezer. Ano ba mangyayari? Siya ay magiging solid. Tama. So ang nangyari, nagbago ang kanyang structure or ang kanyang phase from liquid to solid. Ang tawag sa process na yun ngayon ay solidification or pwedeng freezing na lang. Now, baliktad rin naman natin. Let's say yung tubig, lagay natin sa kumukulong kaldero. Lagay natin yan. So ang mangyayari ngayon ay magiging gas siya. So, nangyari, evaporation na yung tawag doon na kung saan yung liquid ay naging gas. At yun ay example ng phase changes base sa iba't ibang klase ng temperature. Para sa huling topic natin sa heat, dumako naman tayo sa thermal expansion. Ang thermal expansion ay tumutukoy sa pagbabago ng height, ng width, ng length, ng volume, or possible na area ng isang bagay once na mainitan sila. Ito yung konseptong ginagamit ng thermometer.
di ba, ang sabi ko, merong mercury sa loob ng thermometer. So once na mainitan to, nag-e-expand yun at tumahaba siya. Kaya siya tumataas. At once naman na malamigan siya, dun siya biglang bababa. Isa pang halimbawa ay ang pagkapal or paglaki ng metal once na sila ay mainitan. Let's say na lang yung video na to. Yan, painitan mo natin yung gold na metal na yan. Painitan natin yan. So una, kung mapapansin nyo, kasa siya sa loob ng butas. Ayan, labas, paso, kasa yung gold. Pero painitan natin ng matagal. And then observe natin what will happen. So yan, mainit na, mainit, mainit. Now let's try kung lalabas pa rin ba yung gold. See, hindi na lumabas yung gold. Ano nangyari? Nagkaroon ang tinatawag nating thermal expansion. Lumaki yung width, lumaki yung length, or lumaki yung volume ng gold na yon. Paano natin siya ibabalik sa dati? Kailangan mo lang siyang palamigan. Let's just like that. Yan. And then, tingnan natin kung lalabas ba ngayon ulit yung gold. So yun, lumabas na siya. Yun ang thermal expansion. Kumbaga, lumalaki once na mainitan. So dito ka ang tinatapos ng ating video. I hope natuto ka. So kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos ko. And then don't forget to like and comment ka na rin sa mga video ko. By the way, ang video nga pala na to ay sponsored by Rook Clothing Light. So ilalagay ko na lang yung description nila sa video para pwede kayong bumili. Maganda yung mga designs nila. So check it out. Bye-bye! Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam!